Guys, welcome back to my channel. For today's video, we're going to talk about a certain product na kung saan ito ay nasubukan ko na at ang aking buong pamilya. Kung gusto mong malaman kung ano ang product na ito, just keep on watching the entire video. Kagaya ko na isang mamshi na takot kung may makita mga kagat ng lamok sa skin ng anak mo? Kung oo, ito ang product gusto kong i-introduce sa inyo. So guys, ang Cetronella Pearl Beads. Yan, kung nakikita niyo, ito ang label niya. Meron siyang green at white na beads. So kung bago mo ito binili, meron pa siyang foil dito guys. So, kinakailangan mong tanggalin yung foil para yung amoy ng Cetronella ay lalabas dito sa kanyang mga spaces. So, ito ang ginagamit namin. So, sinabi ko na bilang isang mosquito repellent sa bahay kasi hindi kami gumagamit ng katol. Although, nasubukan namin gumamit ng katol pero ang mga baby namin ay hindi hiyang sa katol at pati na rin ako kasi ako ay ubo ng ubo. Nasubukan ko na rin gumamit ng incense or yung mosquito incense stick pero ganun din, hindi din kami hiyang kasi instead na masarap ang tulog namin, kami ay hindi nakakatulog dahil sa pag-uubo namin. Din namin guys na gumamit ng off lotion pero ako bilang isang mother ay hindi ganong kampante sa off lotion kasi natatakot ako dahil ang mga anak ko ay 3 at 2 years old pa lamang at ako ay natatakot baka yung off lotion na nilagay namin sa kanilang balat ay maaaring maging poison para sa kanila kasi di ba yung bata kinakain nila kung ano ang nasa kanilang kamay or kahit saan sila nagtatouch. So, good thing kasi may na-discovery akong Cetronella Pearl Beads at ito na nga ito. Nabili ko siya sa halagang 150 pesos only. At dahil doon, sinubukan namin mag-asawa kung effective ba talaga siya. At nasabi namin effective ito at naging reseller na kami. Kung makikita nyo, ito ang pinaka-latest namin na gamit ngayon dito sa bahay. Marami pang mga pearl beads. Ito yung pangalawa namin ginamit. Medyo hindi na gaanong marami yan. O, nakikita niyo yung difference. Tapos, ito naman yung pinakauna namin ginamit. So, guys, hindi ba? Ang liit na lang ng laman. Kasi, kung merong bagong product, bumibili muna kami ng isa muna. Tapos, sinatry namin kung effective siya bago kami bumibili ng marami. Tapos, thank God kasi effective naman siya. Talagang nawala yung mga lamok. At the same time, ang napansin namin, lalong-lalo na yung husband ko, masarap daw yung tulog niya dahil sa Cetronella. Tapos, mabango siya. Hindi siya kagaya ng katol or yung off lotion na yung amoy niya ay parang napakabagsik. So, ito ay mild lamang guys kasi ito ay organic. So, ito na lahat. So, saan ba namin nilalagay ang mga Cetronella beads na ito? Sa bedroom namin, meron kaming isa nilalagay sa living room at sa kusina para kahit saan magpunta yung mga anak ko ay safe sila. Kasi sa tingin ko naman, hindi naman siya, it's a wide range yung nakaka-cover ng Cetronella beads na ito. Kung napapansin nyo yung earlier or yung pinakaunang ginamit namin like this, o kung i-compare natin yung pinakahuli, medyo marami pa yung mga beads. Ano ba ang nangyayari? Ito ba ay nauubos ng kusa or nagme-melt ba siya or ano? Ang nangyayari dito guys ay lumiliit yung pearl beads niya. Wala siyang water actually. Ito ay walang water pero dahil sa beads, kung ito ay mauubos na yung nakaka-convert yung nagme-melt siya, naubos yung scent niya at into a certain fragrant na kung saan ito ang naamoy ng lamok. So, nasa tingin ko naman ay natatakot yung lamok na
dumapo or lumapit kung saan merong citronella pearl beads. Yung kanina merong lamok na dumaan sa habang tayo ay nagbi-video, pero anong nangyari sa lamok? Ito ay nawala. So effective talaga ito. So sa tingin ko, ito ang mga importante dapat nating malaman tungkol sa product na ito. Ulitin ko, ito ay citronella pearl beads, na kung saan ang ingredients nito ay itong pearl beads, tapos yung scent ng citronella, at nilagay siya sa isang container ganito. Tapos bago niyo i-open, meron siyang foil, guys, like this foil at cellophane na nakaka-cover para sealed yung scent niya. Tapos meron siyang parang strainer pa to or cover, na meron siyang mga spaces na doon lumalabas yung fragrance niya or yung amoy ng citronella. Bakit nga ba kami nakabili ng ganito? Nakabili kami kasi nung nakaraan, nakasakit yung baby ko na magka-dengue siya. Tapos ako ay parang natatakot na kagatin uli siya ng lamok. So, nag-search ako sa internet kung ano ba ang pwede nating maging remedy para maiwasan ang lamok. Pero ayun na nga, sa sinabi ko kanina, nasubukan na namin gumamit ng katol, of lotion, yung mga incense stick, at kahit nga yung citronella candle ay napag-isipan namin gamitin ng husband ko. Pero dahil nga sa safety first, sinabi niya na huwag na lang daw yun kasi baka imbis na mahimbing yung tulog namin dahil sa meron kaming citronella candle na ginamit, ay mag-emit siya pa ng sunog. Huwag naman sana. So, ayun. Luckily, nakakita ko ng supplier na kung saan doon namin kinukuha or binibili ang mga pearl beads na ito. So, sa mga gustong matry o pamakita ninyo kung effective talaga, ay mali nyo akong kontakin sa aking Facebook account. Indirect kitera lamang, guys. So, I hope meron kayong natutunan sa videong ito na kung saan ito ay tungkol sa citronella pearl beads na ito. At ang kagandahan nito ay hindi siya mabaho, tapos hindi siya bulky. Pwede mo siyang gamitin bilang isang decoration. Ilagay mo ito sa center table mo sa living room or sa bedroom. At ang kagandahan din nito ay hindi na namin kinakailangan magpahid-pahid pa ng anong mga liniment or mga oil or mga cream para sa aming baby. Tapos ang napansin nga namin, maliban sa masarap or mahimbing yung tulog namin, ay wala talagang lamok at hindi na nga kami naglalagay na mosquito net or yung kulambo or yung mosquitero sa Bisaya. So that's it for today, guys. I hope you have learned something. Kung nagustuhan mo ang video ito, please share to your other friends para naman magkaroon sila ng idea kung ano ba ang, aside sa mga off lotion, katol, incense stick na pwede natin gamitin, or yung mga citronella sprays at candle, meron palang citronella pearl beads. So that's it for today, guys. Thank you for watching. Bye-bye!